Ikadalawampu-tatlo ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo, Corpus Christi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling din niya ang mga nangangailangan ng lunas. Nang humapon na, lumapit sa kanya ang 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin mo na ang mga tao para makalakad sila papunta sa mga nayon at bukid sa paligid nang makapagpahinga at humanap ng makakain, sapagkat nasa ilang na lugar tayo rito." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Ngunit sinabi nila, "Wala kaming anuman kundi 5 tinapay at 2 isda. O baka naman kami pa ang pupunta at bibili ng pagkain para sa lahat ng taong ito." May mga 5,000 kalalakihan doon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Paupuin niyo sila sa mga grupong 50. Ganito nga ang kanilang ginawa at pinaupo ang lahat. At kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at binasbasan ang mga ito. Pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain at nabusog ang lahat at tinipon nila ang mga natitirang pira-piraso, 12 basket. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, makilahok at magbahagi. Ang panahon na dapat sana ay laan para lamang kay Jesus at sa kanyang mga alagad ay ginambala ng taong bayan na sumunod sa kanila sa Bethsaida. Akay-akay ang kanilang mga may sakit na kamag-anak. Batay sa halimbawa ni Jesus, handa rin kaya tayong bitiwan ang magaganda nating plano para sa sarili at bigyang puwang ang ibang mga taong nangangailangan ng ating panahon at tulong. Hindi kaagad natutuhan ng mga apostol ang magandang halimbawang ipinakita ni Jesus sa kanila. Tinuruan pa ng mga apostol si Jesus kung ano ang dapat gawin sa mga tao. "Paalisin mo na ang mga tao para makalakad sila papunta sa mga nayon at bukid sa paligid ng makapagpahinga at humanap ng makakain, sapagkat nasa ilang na lugar tayo rito." Ayaw nang makisangkot pa ng mga apostol sa taong bayan. Sa kanilang pagtitimbang, sapat na ang ginawa nilang pagtulong sa mga tao. Makikita natin ang ating sarili sa mga apostol kapag naduduwag tayong makilahok at bantulot tayong magbahagi ng ating mga biyaya sa ating kapwa. Tinuruan ni Jesus ang mga apostol na tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at binasbasan ang mga ito, pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Uulitin ni Jesus ang mga kilos na ito at sa mga kilos na ito, ibabatay ang Eukaristiya. Para kay Jesus, higit na mahalaga ang pagbibigay at pag-aalay ng sarili kaysa dami ang material na halaga ng mga alay. Nagaganap lamang ang mga himala ng Diyos kung kabahagi ang tao. Anumang maliit na handog na ibabahagi ng tao ay maaaring maging daan ng pagpapala ng Diyos kung ipagkakatiwala sa mga kamay ni Jesus. Sa panahong ito, karaniwang idinadahilan ng tao na wala silang maibabahagi dahil kapos din sila sa kayamanan. Sa ipinakita ni Jesus sa Ebanghelyo, pinabubulaanan ito. Para sa kanya, lahat tayo ay may maiaambag gaano man kaliit at kung patuloy mang gagawa ng himala ang Diyos, magiging kabahagi pa rin ang maitutulong ng bawat isa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, namamalaging nag-iisa ang butil ng trigo kung hindi ito namamatay pagkahulog sa lupa. Ngunit kung mamatay ito, nagdudulot ito ng maraming bunga. May magandang kawikaan ang mga ayata ng Sierra Madre.
mayroon akong isang gatang ng bigas, sapat para sa marami, ngunit kapos para sa isang tao. Sadyang totoo ang kasabihan na palaging may sapat para sa pangangailangan ng lahat, ngunit palaging kapos sa pagkaganid ng ilan.